4,000. So guys, sa halagang 4,000, maniwala ka sa hindi, nakapagtayo ako ng sarili kong barbershop. So guys, 2006, nag-start ako ng barbershop, sarili kong barbershop. Hindi gano'ng kalakihan. So maliit lang, tagpi-tagpi. Pero bago ako nag-start, mga 2004 siguro, 2004, bumili na ako ng clipper ko. And then, mga ilang buwan, bumili rin ako ng upuan, silya. So hanggang ngayon, yung silya ng barbershop ko na binili ko, hindi ko pa rin binintan. Dito pa rin, sinave ko siya as a remembrance. So, after nun, dumating yung 2006, nag-decide ako na magtayo ng barbershop. Bago ako nagtayo, wala akong pera. Kasi ang hanap buhay ko dati is pabrika, tapos finish contract. Mahirap yung buhay. Anak ko dalawa. And then, ang upahan, mahirap mag-ipon ng pera. Ang pinaka-solusyon, kasi decidido talaga akong magtayo ng barbershop. Kasi may inuutangan kami ron. Nangutang ako ng halagang 4,000 pesos. Shoutout ko lang yung inuutangan namin. Dati si Canora sa Ubando. Siya yung inuutangan ko ng 4,000 pang upa sa barbershop. So, ayun na nga guys. Nakauutang ako ng halagang 4,000. So, naghanap agad ako ng maupahan. Kasi sa inutang ko ng 4,000, tumatakbo yung araw eh. Sa 4,000 kasi, 100 a day ang iuhulog mo. So pag hindi ako makahanap ng upahan, obligado yung 4,000 ko mababawasan dahil wala na akong trabaho, tumigil na ako. Kinabukasan, naghanap ako ng maupahan. Umikot ako mula Ubando hanggang Ulo, balik ako sa Balangkas. So doon sa Balangkas, nakahanap ako ng maliit na kubo. Yung kubo na yon is para lang siyang tambayan. Kaso nagkaroon ako ng idea na pwede siyang barbershop. Kasi harap siya mismo ng elementary school sa Balangkas. So sa mga tag-Balangkas dyan, shout out sa inyo guys. Alam nyo siguro kung sino ako. Dyan ako nag-start ng barbershop sa inyo. So yun nga guys, kinausap ko yung mayari ng kubo. Kinausap ko yung mayari ng kubo, medyo nag-alangan pa siya kasi yung kubo kasi niya iba na talaga eh, kakarag-karag na kumbaga. So kinausap ko siya, kinumbinsi ko siya na maupahan ko. So sabi niya, kung kaya mong gawa ng paraan, nasa sayo, sinabi niya ko. Di napapayag ko siya, sabi ko sa kanya, baka pwedeng upahan ko lang ng 1,000. Ako na mismo nagbigay ng halaga kung magkano yung rent ng kubo niya. So, siyempre, tuwang-tuwa na siya kasi yung kubo niya, tambayan lang siya tapos walang kuryente. So, nung nakuha ko yun, dinaon ko sa kanya yung 2,000, 1 month advance, 1 month deposit. Ako na mismo nagbigay sa kanya ng ganong agreement, 1 month deposit, 1 month advance. Nakikisaksak lang ako ng kuryente sa kanya. So after nun, sa 4,000 ko is nabawasan na siya ng 2,000. Yung 2,000 na yon, binawasan ko pa siya ng plywood, dalawang plywood, kasi pinagtagpi ko dun sa mga sira-sirang dingding. Hindi totally plywood kasi lawanit lang siya. Yung lawanit, kung sa mga nakakalam dyan, yung lawanit yun yung plywood na lumulubo pag naulanan. Yun siya. So, mga halaga siguro ng dati is 150 isa. Bumili ako dalawa is 300. And then, bumili rin ako ng maliit na pintura, halagang 200 data. So, halagang 500 ang bawas sa 2,000 ko. Yung 1,500 na natira, binabudget ko pa yun kasi araw-araw naghuhulog ako ng 100 doon sa inutangan ko. So, binabudget ko na yun. Yung 1,500 ko, kasi wala akong ibang trabaho, yun na yung inaasahan ko. Tigil na ako sa trabaho.
asawa ko is housewife lang talaga, tagalaga ng mga anak ko. So yung 1.5, binitipid ko yun. Binibilang ko na yun sa hulugan sa 5.6. Sa halagang 1.5, almost 15 days na yun nahulog sa doon sa inutangan ko. Kumbaga, binadget ko na siya. Kumbaga, lakasan na lang talaga ng loob. Yun nga, natapos na yung kubo na ako mismo nagkumpuni. Siguro, kinumpuni ko siya mga isang araw. So, yung pondo ko na 1.5, bawasan na siya ng 100 kasi nagulog na ako. Automatic, pagkatapos nun, nag-start na ako ng gupit. So, ang pinaka-starting ko na gupit is 20 pesos. Ang minimum pa ng mga gupit ng time na yun is 30. So sa akin, 20 pesos, napaka baba. Sa mga bata, sulit na sulit sila sa 20 pesos. Pero, nung nag-start ako, hindi pa talaga ako gaano magaling. Lakasan nga lang ng loob dahil sa hirap ng sitwasyon. Tsaka, nag-desisyon na rin ako doon time na yun na magbabarbero dahil tumatanda ako eh. Almost 26, 27 na ata yung edad ko nun. So yung mga ganong edad dati, mahirap nang mag-apply sa trabaho. Kaya pinorsigi ko talaga na magtayo ng barbershop. So ayun na nga, nakapagtayo ako. Kinabukasan, nag-promo ako ng 20 pesos. Nung nag-start ako, hindi ko inasahan talaga na pipilahan ako ng mga bata. Mga bata dun sa barangay Balangtas. So, shout out ko ulit yung mga soki ko dati dyan sa barangay Balangtas. Shout out. Siguro nakilala nyo pa ako hanggang ngayon. Ako yung dakila, yung barbero dyan sa Balangtas dati. So, ayun nga guys. Pinipilahan ako ng mga bata. Lumating pa sa punto na kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung paano i-handle yung maraming bata na pumipila. Inis ko kung tama pa rin ba yung mga gupit na ginagawa ko. Kasi nung time na yon, wala pa talaga akong alam na mga style. Basta ang alam ko lang, mag-cut sa likod, gilid, ililinis lang. Yung mga style, hindi ko pa alam yun. Kaya dumating sa punto na kinakabahan talaga ako. Dumating sa punto na naisip ko na sana wala nang pipila kasi parang ayun na nga, kabado na nga ako. So, sawa ng Diyos na palago ko yung barbershop ko. Hanggang sa unti-unti ako nagtaas, 5 piso, naging 25 yung upit ko. Dagdag naman 5 piso, mga ilang taon, mga isang taon siguro, 30 na. Hanggang sa nakahabol ako sa mga minimum na gupit sa mga barbershop na nakapaligid na sa akin. So hanggang ngayon guys, yun. Napanatili ko yung gupitan ko. Sa pamamagitan ng paggugupit ko, marami na akong nagawa o nasubukang negosyo dahil sa paggugupit ko. Nakapag-business ako ng iba-ibang business dahil sa paggugupit. Pero sa bandang huli, tinigil ko pa rin yung ibang negosyo kasi alam mo na, medyo mahirap mag-handle ng tao. So hanggang ngayon, nanatili pa rin ako sa barbershop ko. So alam nyo guys, sinishare ko lang to sa inyo dahil alam nyo naman, tayo mga barbero. Kadalasan ng mga barbero, shout out lang sa mga barbero. Kadalasan sa atin mga barbero, medyo mahirap lang talaga. Mahirap lang tayo, nag-start sa mahirap. Nangangarap tayo na magkaroon ng sarili nating barbershop. So kung wala kayong puhunan, sana itong mga tips ko sa inyo, itong na-share ko sa inyo, magbigay inspirasyon para makapagtayo kayo ng sarili nyo. Hindi kailangan ng malaking puhunan. Basta matyaga ka lang, masinop, tsaka magaling kang mag-approach ng customer. Yun ang pinakapuhunan mo. Kasi walang imposible basta gagawin mo to. Sa halagang 4,000, basta start ka lang, magpundar ka ng gamit mo, unti-unti hanggang sa gupit ka sa bahay nyo, i-set up mo yung gamit mo sa bahay nyo, and then kung nakaipon ka ng konting pera, hanap ka ng maliit na upahan. Kahit single na upuan lang, hanggang sa makilala ka, basta ayusin mo yung gupit mo, makilala ka, hanggang sa
mangupahan ka ng malaking pwesto, kayang-kaya na yun. So yun guys, shout out ko lang mga sa mga kaibigan nating barbero dyan na nangangarap na magkaroon ng barbershop. Sana yung share ko na to nakatulong sa inyo para magkaroon din kayo ng sarili yung barbershop. So bago nga pala ang lahat guys, pakipindot na rin yung subscriber button natin dyan. And then para update kayo sa susunod na video. So hanggang dito lang mga idol, maraming salamat and